Hello guys, ayun, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ito, ang inyong makakasama dito sa channel na ito, Binigno Apnoyan. Sa mga nanood sa aking last tutorial noong nakaraan nung last video natin, maraming salamat po. Ayun. Sa inyong suporta, maraming salamat. So, ngayon, gagawin po natin ngayon is a simple tutorial, very simple para po sa mga advanced guitar player. Kasi ito po ay para sa mga beginners at gustong mag play ng gitar. Para naman kasi may mga alam po natin na may mga tao na gustong mag-aral ng gitar or gitara. Kaso ang problema, hindi nila alam yung chords. Yun ang ano. Kaya naisip ko po na itong video na ito ay para po sa mga beginners din. Mag-focus tayo sa mga beginners. And sana po ay makatulong ang video na ito. At kung may naitulong po sa inyo ang ating video, ay hinihingi ko po ang inyong support. And bago po yan, para naman hindi ako magdadadakdak dito. Medyo itry po nating tumugtog. Kaya samahan ninyo po ako hanggang sa matapos ang ating video. So, ito po ay sa mga dati pang nakasubscribe, ay palagi na ninyong naririnig ito. Lalo na sa Facebook, na palagi ninyong naririnig na ano, na in-upload ko. But now, i-try po natin ulit. Ano, simple lang po ito. Para naman hindi, ano, para hindi ako magdadadakdak dito tulad ng sinabi ko kanina. Alright? Thank you.
All right. Medyo medyo may mali ako doon eh. Kayo na lang po ang mag correct. Dahil talagang ninenervyos tayo, grabe. Kaya i-correct na lang po ninyo kung ano yung mali natin. But anyway, okay. Hindi po kasi ito sa mga advanced guitar player, kaya sana po ay maintindihan ninyo. Dahil ito po ay para lamang sa mga beginners, magpo-focus tayo sa beginners ngayon. Okay. And sa mga new support, for my new supporters here, thank you, thank you. Ayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo mga bago pa lang na ano na nag-support dito sa ating channel. Yes, thank you. And now ito po ay tulad ng dati, tulad ng sa mga nakapanood na ng aking tutorial na una. Ituturo ko lang po is yung mga basic chords na karaniwang ginagamit natin. Ayon. Sa susunod na lang yung mga iba, yung mga may diminished, augmented, ganun. Kasi hindi naman po masyadong nagagamit yon. And sa mga hindi pa po nakakakilala, ayun, magpakilala na tayo. Dahil po ito ay Nokia Band, nakapokus po sa music. At the same time, may mga uploads din tayo na kung ano-ano, basta. But karamihan po ay sa more on music tayo. So sasabihin ko po ito for frets, and yung daliri na pipindot sa ganito, ganun. Ay anong ganito? Ayun. Okay, so sasabihin ko po ito for frets. Ang frets po ay natinatawag natin is itong mga ito, yung mga line na nakaano sa ating guitar, first, second, third, fourth, fifth, hanggang doon sa ano kung gaano kahaba po yung ating gitara tulad ng sinabi ko nung una. So next ay ito po yung pinakamadali. Hindi po pinakamadali. Sorry. Isa sa mga pinakamadali is yung A. Ito po. Yung itong ring finger is second. Actually, ito isang fret lang po. Isang frets. Para hindi ako malito, kasi pati rin ako nalilito dito sa number 1, number 2, number 3 na sinasabi ko. But ang tamang tawag dito sa number 1 na ito, ito ay E string. E as in egg. And then itong number 2 is B string. B as in boy, ganun. And number 3, G string. And number 4, D, as in delta, ganun. And number 5, A string. Yun, ang tamang tawag. And then number 6, E string. Kaya dalawang E string ito. Kaya kung pansinin ninyo, para po sa mga beginners, ito, number 1 and number 6. Pareho sila ng tunog. So,
medyo mas ano lang ito, mas mabase. Ayun. Kasi yung una kong tutorial is first fret, number 1, number 2. Ay, tuloy ako nalilito. And then, yun, patandaan, I repeat, E string, B string, G string, and then D string, A string, and E string. Ayun. Ayun, ito A. Ayong ring finger, and middle finger, and ito po yung, ito ang tawag dito. Hindi ko alam. yung anong tawag dyan? Hindi kasi tayo Tagalog eh. Yan ang hirap. Ayun. Ang tawag ito, sasabihin natin for the lyric, ring, middle, and itong hintuturo. Oh, yan. And yung ring finger, middle finger, and itong hintuturo natin is nakalagay sa second fret, B string, G string, and D string. Ayun po ang A. Ang and then next, ayun ang A. Next is D, as in delta. Yung ginagamit kasi ng karamihan, kasi pag ako ay mag-D ganito. Pero yung ano, yung ginagamit ng karamihan dito, yung mga lalo na sa mga ano, etong ayun. Etong middle finger and etong hintuturo natin is second fret, E string, and G string. And then itong kasunod, yung ating ring finger is itong sa third fret, B string, or number 2. Ayun. Sandali lang po. Ilipat ko lang sa acoustic ano para yun. Sandali, ba't mahirap? Ayun. Ayun po ang D. And next is E. E as in ito, echo or itong ating hintuturo na ito ay itong first fret G string or number 3, and then itong middle finger is second fret D string, and then itong isa, itong ring finger is second fret A string. Ayun. So ang napindot lang dito ay ganun is itong 3 4 5. Yun, pag strum mo okay. So una i-review po natin, yan po ang magkakapareho, A, D, E, and then A. And
kung kayo po ay ano, eh, para na, para naman po ito yung sinasabi kong ano, sige, mamaya na lang po yan. Dito muna tayo sa chords. O yun. A, D, ay hindi. Nasanay kasi ako sa D na ganito. And then E, A. And next is G. Ayun, G. G as kung sa bagay nga naman, wala namang J na chord ng guitar. Ayan. Hindi, biro lang. G. Ito, yung ating sa ano, yung tamang position niya, ituturo ko lang po. At pag medyo sa palagay ninyo eh medyo na, medyo na-improve na kayong tumugtog ng guitar itong chords, but ito yung G, itong middle finger, second fret, A string or number 5, and then itong ring finger, third fret, E string, itong sa dito sa taas, and then itong hinliliit third fret, E string ulit dito sa pinakababa. Ayun, yun ang G. So isa-isayin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kung medyo sa mga nahihirapan, dapat siguraduhin po ninyo na yung mga na diinan ng daliri ninyo ay tumutunog lahat. Hindi yung tingnan natin ah. Hindi yung ganito. Pag ganito yung tunog, ay mahirap na yan. Medyo, ang kailangan ko natin is i-improve natin, no? Baka mali yung posisyon ng ating daliri siguro, pwede rin, or hindi na diinan ng husto. Kaya pag ganito, tapos ito tumutunog dahil hindi naman ito nadidiinan, ano? And then itong nadiinan ng ano, eh ganito. Ay, nako. Hindi ah. Tingnan ninyo yung tamang posisyon ng daliri. Dinadaan ko lang sa biro ano, para hindi kayo mabore, ano? So G, ayun. I-review po natin. And ito, pwede na kayong ayun. And sa mga strumming, ganito. For example, ito yung mga ano, ito dapat ninyong pag-aralan itong sa style ng mga rhythms, mga beat. Ang tatawagan nila may 2/4, 3/4, and 4/4, ganun. Pero ito, 2/4. Halimbawa, itong A na ito, halimbawa, 2/4 na lang tayo, no? And yung 3/4 kasi itong, ayun, ganun, waltz. So, ang gawin natin, for example, itong A na ito, ang bass po nito is 5 and 6. Ito, halimbawa A, 2/4 tayo ha. 5, and then strum. Ayun, 6, strum. 5, strum, 6. Yun, bilisan natin. Ah,
di ba? And then, itong D na ito, ang base po nito is 4 and 5. Una, yung number 4, strum, 5, strum, 4, ganun. Ano ba ba ito? D muna. 4. Ah, hindi. 4, strum, 5, strum, 4, strum, 5. And then A, 5. Palagi, una yung 5, ano? 5 yan. And then D, D tayo. Ang tawag dito, ang base mo nito is 4 and 5. So mauna yung 4, D. And then A, 5. Kung sa kung nagdi-D ka, ano? Ito po ay simpleng ano lang po, guide po. Halimbawa, yung D is 4 and 5, no? And then, napansin mo, dito ka na sa 5, nagtapos dito sa D, and then pupunta na siya sa A. Uunahin mo yung, ay, uunahin mo siyempre yung 5. Kaya, ito ha, 4, 5, and then nag-A ka, 5 ulit. O, ganun, parang, ano, parang dalawa, dalawang beses mo kinalabit yun, yung number 5. And then itong E na sinasabi ko, na as in yun, echo, ang bass naman po nito is 6 and 5. Ibig sabihin, una po yung 6, 5, and then okay, D, A, and then E, 6, 5, 6, A, ganon. Ayun, I hope po na naipaliwanag ko ito. Mag-comment lang po kayo kung may gusto kayo, baka may tanong po kayo, pwede po kayong mag-comment. Kung mapansin ko, sasagutin po natin yan, ano? And then, itong G, ang base naman po nito is... Ang base po naman nito is... dali lang. Number 6 and 4. 6 and 4 number. So, halimbawa, ang partner nito D and then A or G, depende sa iyo. Basta ang partner nito is D G A. D. Okay. Ang base naman po nito, katulad ng sinabi ko, is 6 and 4, ano? Ganun. D. Sa 3/4, kung waltz, yung mahilig kayo sa waltz, ganun din. Yung ano, ang pinagkaiba lang, dalawang beses kayo mag-strum. 1, 3. Ayun. Ayun. So waltz 1. Ayun. Ganun po siya. And then next is C chord. Paano bang C? Itong hintuturo is first fret number
first fret number 2, and then itong middle finger is second fret number 4, o ganun lang, baka malito po yung mga beginners, yung ano nila, second fret number 4, and then itong ring finger third fret number 5. And then, itong hinliliit, third fret number 6. So, bali 5 and 6. Ayun, ganun po yung tunoga. Or, pwede naman, ewan ko, basta, ito po, i-practice po ninyo. Ano? Ito, first fret number 2. Itong tawag dito. Itong hintuturo, itong middle finger second fret number 4, and then itong ring finger third fret number 5 and 6. So parang bar na siya pero dalawang string. Oh, ito. Parang ganito siya. 5 and 6, tingnan po ninyo, tulad ng sinabi ko kanina, tingnan po ninyo at para tumunog lahat yung ating nadiinan na string. Ewan ko kung saan po kayo sanay, kung gusto ninyo itong number 6 third fret ay naka itong hinliliit, nasa sa inyo na po yan. But mas maganda na I suggest na ano, i-practice po ninyo na ito po yung number 5 and 6 third fret. Kung mag-C kayo eh naka itong ring finger lang. Oh, iwasan po ninyo na hindi, wag masyadong flat ano para kasi pag itong ring finger ay ginawa nyo siyang flat. Naku, madadamay na yung iba. O, ito. Wala na. Ay, ito po. Itong ring finger. Ayun. Yung ginagawa, yung iba kasi, yung mga ibang gitara, noong tawag dito, yung mga ibang gitara dictionaries, hanggang number 5 lang sila. First fret. And then second fret, itong middle finger, and then third fret, number 5, itong ring finger. Yun lang. So, pansinin po ninyo, i-compare po ninyo. Alin sa dalawang, alin sa unang tinuro ko, ang gusto ninyo, ito, patunugin natin ha, isa-isa. Ito yung tinuro ko na ano na hindi na ito maidadamay. Oh, kasi ang tunog nito is ganito lang. Oh. Or ito yung sinasabi kong 5 and 6. Diba? Mas maganda to. Kasi ito yung talagang C. Yung mga ibang guitar dictionaries kasi, wala ito. Hindi yan madiinan. Kaya, yun. Ang tunog. Okay. Ang bass naman po nito is number 5 and 6 ulit. Ayun. Ang partner nito is, di ba, yung kanina, yung una, i-review po natin, A. Yung partner ng A is D and E. And then, yung partner ng D is D, A, and G. And then, yung G, ang
partner naman niya is G, C, and D. Ayan. Okay. Yung partner ng C, wag muna kasi hindi ko pa naituro. Ano pa? Yung iba. Next is F. F. Oh, siguro, ito, baka nagtataka kayo. Bakit hindi natin tinuro alphabetically, ano? Kasi ang B, siyempre, lalo na pag beginner, nakapokus tayo sa beginner, sinasabi kong ganun, tapos ituturo ko yung mga ganun. Yung B, mahirap po. And then, C, D, E, F. Oh, yun. So, ngayon, okay, simulan na tayo sa F. And, etong hintuturo, first fret ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bar ang tawag dyan. Bar. Ayun. First, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong hintuturo. So, kailangan po ninyong i... yun, bar. And then, itong middle finger number 3, second fret. Hayaan po ninyong nakabar ito. Itong hintuturo. Ganyan. And then, itong ring finger number 4, third fret. And then, itong hinliliit po ninyo is number 5, third fret. Ayun. Kaya. Kaya po ninyo yan. Ano? Tsaga lang. Oh, bar po ito, ha. Huwag po ninyong tatanggalin. Ito. Bar itong ating hintuturo. Yan. And then, ulitin ko. Bar, first fret, itong hintuturo. Yung middle finger, 3, second fret. And then yung ring finger ring finger and yung hinliliit po natin is third fret 4 and then 5. Ganon. So patunugin po natin isa-isa. Ayo. Ganon po siya. Kung mahihirapan po kayo, medyo, ano? Pwede po kayong mag-comment at itry natin sasagutin. Ano? Wag lang po, wag, and then sa mga friends ko sa Facebook na bago, pwede po ninyo akong i-PM. Basta wag lang po picture, ano? Dahil hindi po natin nakikita. Kasi pang picture ang i-send ninyo, hindi ko kayo re-replyan. Gusto ba ninyo yon? malay ko ba kung anong picture yon? Hindi, biro lang. Okay. So, ang partner nitong ito na, naituro ko na sa inyong F. Kaya ang partner ng C is C, F, and G. C, F, and then G. And then C ulit. Ayun. Ayung sinasabi ko na naman, ulitin ko, itong C na ito, practicein po ninyo na itong 5 and 6, nakapindot dito yung ring finger natin. Ayun. Okay, so mag-review po tayo. And then yung bass po ng F na ito, 6 and 5. Parang E din, yung E. 6 and 5.
Actually ito, kung mapapansin po ninyo, di ba itong F na ito, 3, 4, and 5, parang E, kung pag-aralan po ninyo is parang E din ito eh. E as in echo. Pero ito, nailipat, napunta sa 2nd fret, 3rd fret, number 4, and 5. Pero may bar. Ayan po. And then, B. Oh, ito na yung sinasabi ko, B. Na, lalong humihirap. Ito na. Bar po ninyo ito. Itong ating hintuturo ulit. Bar. Second fret. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bar po ang tawag po dyan. And then, mag-A po kayo starting itong sa 4th fret. Habang nakabar po ito, 4th fret number 2. Itong ating hinliliit, number 2 po. And then number 3, ang didiin naman dito is yung ating middle finger. Ay! Oh, man! Hindi, baliktad. So, ito ba? Bar, itong ating hintuturo. Yung hinliliit, yung sinabi ko kanina, itong sa 4th fret, number 2. And then, yung ating hintuturo, 4th fret ulit, number 3. And then, itong, tama. And then, yung ating middle finger, 4th fret number 4. Parang nag-A lang tayo. Imagine, itong ano po, itong A is ito, di ba? And then, inurong lang natin eh. 1, ito yung A, yung dati 1, 2, 3. Kaya 2nd, 3rd, 4th. Pero ang didiin dito is yung ating hinliliit, yung ring finger, and then yung middle finger. And then, nagbar lang tayo dito sa 2nd fret. Ayan po ang tunog. Patunogin po natin isa-isa. Ayan po. Ang bass naman nito is 5 and 6. Parang A. Partner naman nito is ayun, ang sa mga naituro ko, ang partner nito is yung E A and then B. Ayun po siya, and then E ulit. Okay, so, para naman makapagpahinga ako ng konti. Tumugtog muna tayo. So, habang nagre-review din kayo sa mga naituro ko sa inyo, I hope po na may maitulong ito. So, standby po kayo, and then tayo po ay tutugtog ng konti. Ay, andali, i-clip muna natin ito. Medyo may ops. Dali lang po. May adjustment po lang po tayo. I-clip po natin siya para hindi sagabal. Ayun. Okay. So, tumugtog muna tayo para hindi ako magdadadakdak dito.
And then ito, example, itong tutugtugin ko po is, huwag po ninyong pansinin ito, ano, tayong mga beginners. And ito po, A. Ayun. So, okay, I hope po na hindi po ninyo ito makakalimutan na ano, yung tinuro natin. So, and then next is pupunta na po tayo sa mga minor chords na tinatawag. Okay, ito po yung A minor. Yung A minor, ito, first fret, yung ating hintuturo, second fret, yung ating middle finger, and then second fret, number 3 pala, itong ating middle finger, and then second fret, number 4, yung ating ring finger. So, patunugin natin. So, ang bass po naman nito is patulad din ng kung ano po yung bass ng mga tinuro ko kanina na major chords. Major chords po yung tawag po dyan sa A yung tinuro ko kanina. A, B, C, D, E, F, G. Parang ganun. Major chords po yun. And then ito, minor chords. A minor. Ang bass po nito is 5 and 6. Katulad din ng A. Ay, ganun ba yun? And then, next is D minor. First fret, number 1. Itong ating hintuturo. Second fret, number 2. Yung ating middle, ay number 2, hindi, number 3 yung ating middle finger, and then third fret, number 2 yung ating ring finger, or hindi,
yung ring finger, sorry. Yung ating hinliliit. Kaya ganito, wala pong didiinan itong ating ring finger. Pag gusto mo pong ano, kung gusto mong ito ay may trabaho, ganun ba yun? Yung term niya. Kung gusto mo pong ito ay may didiinan, ganito. D minor pa rin tayo, ha? Di ba ito yung tinuro ko? Fourth, hindi. 1, 2, 3. Third fret, number 4, itong ating ring finger. Pero kahit walang didiinan ito, okay lang. Ganyan talaga yung D minor, basic. So, ang bass po naman nito ay D, katulad din nung una. And then next is E minor, as in echo. Ito, ang isa sa mga pinakamadali. Oh, grabe. Dahil ito po, ay yung didiinan po nito is ito. Second fret, number 4, yung ating middle finger. And then second fret, number 5, yung ating ring finger. Naghahanap ba kayo ng ano? Ng katuloy? Yung continuation? Wala na po. Yun lang, 4 and 5. Second fret, 4 and 5. So, patunugin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi ko na nga eh. Isa sa mga pinakamadali. Ito, E minor na po yan. So, ang partner po, ang magkakapares is, tinuro ko na sa'yo. Sa'yo. Grabe, sa inyo. Una is yun. A minor. And then, D minor. And then, E minor. And then A minor. Ayun po, basic lang po ito, ah. Yung mga ano. And then next is B minor. Ayun, paano ang B minor? Bar ulit. Oh, yan na naman tayo sa bar. Pero wag ninyong isipin yung ganun, ano? Mahirap talaga ang bar pag ano, kasi actually no, ako eh unang natutong mag-gitar. Grabe. Alos gusto ko na pong sumuko, katulad din dito sa ano, YouTube, ano. may mga trials. But anyway, ito yung sa gitara talagang ito yung ano, kung talagang gusto mo kasi matuto ng isang bagay, ay talagang magtiis ka. Kasi pag una talaga, nung una po akong mag-break muna tayo. No? Nung una po akong mag-aral ng gitara, talagang masakit. Masakit po. Sa daliri. Pero okay lang yan. No? Wag po kayong, wala. Ayaw ko na yan kasi masakit. So, actually, B minor, yung katulad ng sinabi ko kanina, bar na naman tayo. Ito, yung nagbabar, palagi pong itong ating hintuturo. And then, third fret, number 2, itong ating middle finger. And then, fourth fret, number 3, itong ating hintuturo. And number 4, fourth fret, yung ating hinliliit. Parang A minor, kaya lang may bar. Patunugin natin po isa-isa. Ang bass po naman nito is 5 and 6. Ay, hindi. Huwag niyang pansinin yun. Ayon, yon po. And then iurong mo po ito
ng konti. Ituro ko na sa inyo para minsanan. Ituro ko na sa inyo. Naka B minor ka na nga lang. Ito, iuurong mo lang siya. So, third fret, bar itong ating intuturo. And then, fourth fret, number 2, yung ating middle finger. Fifth fret, number 3, itong ating intuturo. And for, ano ba yung sinabi ko kanina? Grabe. Bar, itong ating third fret, yung intuturo. Fourth fret, number 2, itong ating middle finger. Fifth fret, number 3, yung ring finger. And fifth fret, number 4, yung ating hinliliit. So, number 2, fourth fret, yung ating, ulitin ko, yung ating middle finger, fifth fret, number 3, itong ring finger, and fifth fret, number 4, yung hinliliit. So, ganun din. Parang B minor na naiurong. Ganun. So, itong magkakapartner, wala nang nasabi ko na kanina yung partner ng A minor. So, yung E minor naman is ito ang partner. E minor. Magsisimula ka sa E minor. And then, A minor. B minor. And then, E minor. Yun. And then, itong next is itong sana ba tayo C minor. Wala pa. Hindi pa. Ang hindi ko pa naituro is yung B, C minor, D minor, D minor. Yung F minor, ito. Ayan na naman, bar. Bar itong ating alam nyo po yung F, naalala nyo yung F na tinuro ko kanina. Tanggalin lang po ninyo itong number 3 sa ating tanggalin lang po ninyo ito. Yan. Mag-F po kayo sa mga para hindi po kayo malito. Tanggalin nyo lang po yung number 3. So, yan. And then, yung G minor, urong po kayo ng konti. Lagpasan ninyo itong second fret. First, di ba itong F is, F and F minor is first fret. So, 1, 2, 3. Bar itong hintuturo dito sa third fret. And then, itong ring finger number 4, tama, fifth fret. And then itong hinliliit number 5, fifth fret. Yun lang, G minor na po. Ayun. So, I hope na nakatulong po ako sa inyo. Ito, yung partner ng C minor is C minor, F minor, G minor, then C minor. Ayun, yun po. So, ayun po guys. Ayun, katulad ng sinabi ko kanina, mag-comment lang po kayo kung may mga tanong po kayo, no? Okay guys, so yun lang po yung aking maituturo sa ngayon. And I hope na may mga nakapagbigay po tayo ng kunting kaalaman tungkol po sa pagkikitara, sa mga guitar chords. Pero actually, talaga maraming mga guitar chords na dapat nating pag-aralan
So, ayun. Katulad ng ano. Ayun. So, pero huwag yung mga yan. Tapos yun, yung ganun. Yung mga ganun, pero huwag na yan. So, okay guys. Maraming salamat po sa panunood ninyo sa ating video. And then kung magustuhan po ninyo, please like itong ating video and share na rin po sa mga kakilala po ninyo na gustong mag-aral ng gitara. So, goodbye guys. And bago pa tayo magpaalam, tutugtog muna tayo ulit. So, guitar lang po tayo. No editing this time. Kasi po, dito po sa YouTube ating i-upload kung bakit the Nokia bakit Nokia Band yung pangalan ng ating bahay sa YouTube. Ayun. Ito po ay yung style ko lang po, hindi po ito yung talagang style niya. Pag tinutugtog, pero so stay with me guys, kasi ito po ay parang basic lang po ito.
Ayun. Iba yung iniisip ko. Ayun, okay guys. So, thank you sa inyong panonood. God bless you all.